Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome back dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So kung di pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So ito yung mga pato natin, pinapakain ko muna sila para hindi sila manggulo doon sa ating mga manok. So napakaganda nila tignan, mga kaibigan, lalo na tuwing umaga kapag pinapakain natin at kapag umiinom sila dyan sa ating katubigan. So ayan o, naglalaro sila. So ayan yung pinaghugasan ng ating mga inuman at pag naipon ay dyan sila naglalaro. So nakakatawa, mga kaibigan. So ayan o, ang lilikot ng ating mga sisiw at walang mortality, mga kaibigan. Kaya nakakatawa dahil kumpleto yung ating 32 pieces ng mga sisiw. Ito naman yung ating mga native chickens, mga kaibigan. So yung mga sisiw natin, ayan, hinihintay na ako para pakainin sila. So alam nila yung oras ng kanilang pagkain, kaya inuuna ko silang pakainin tuwing umaga. So para kapag gumala sila dyan sa paligid natin, ay may laman na yung kanilang mga butchi para hindi sila masyadong lumayo at masanay. So ito na yung ating mga pinapalaki. So nakakatawa dahil kumpleto pa rin yung ating mga sisiw, 11 heads, at healthy pa rin sila, mga kaibigan. So naaalagaan ko silang mabuti at nakapokus talaga ako ngayon dito sa aming munting backyard sa aming mga manok dahil wala akong work ngayon, mga kaibigan, kaya full time ako dito. Update naman dito sa ating Splash Brahma, mga kaibigan. So nakakatuwa dahil napalaki ko sila ng maayos kahit first time ko mag-alaga. So bali kasi nung nakuha ko yung ating rooster ay 6 weeks old at yung ating hen ay 5 weeks old. So ngayon yung ating rooster going 4 months at yung ating hen ay going 3 months. Nakakatawa, mga kaibigan, dahil tama yung ginagawa kong pagpapalaki at programa sa kanila. So kahit na first timer ako mag-alaga ng ating Brahma ay napalaki ko ng maayos at ng healthy. So mga kaibigan, ito yung ating bagong alaga ngayon dito sa aming backyard. So meron tayong 1 pair ng rabbit. So hindi na matandaan nung pinagbilhan ko kung anong lahi nito, pero possible na local New Zealand dito. So base doon sa karakteristik ng itsura niya, red eyes, tapos color white, tapos nasa 2 kilos sila. Medyo payat pa pero maganda pa rin yung katawan nila. May improve pa ito. So pinapakain ko sila nung dried kangkong. So base doon sa pagre-research ko at napapanood ko, so pwede sila pakainin niyang kangkong basta na-dried na siya ng 8 hours. So meron din tayong pellets dyan. Yung GMP4 ang current na pinapakain, pero papalitan ko ng Integra 3. So minimixan ko ng 40-60% na ngayon. 40% na Integra 3, 60% na GMP4 para in transition ay hindi sila mabigla at hindi sila magtae. So bali ang standard sa breeding ng rabbit, mga kaibigan, ay hindi dapat magkasama yung doe at saka yung buck. So ang gagawin namin dyan ngayon sa kulungan ay lalagyan namin ng division para mapaghiwalay sila. So samahan nyo kami, mga kaibigan, para sa bago nating alaga dito sa ating backyard at i-update ko kayo mamaya. So nilipat muna namin yung mga rabbit natin dito sa kahon para magawa na namin yung kulungan nila. So dyan muna sila pansamantala. So saglit lang naman gagawin yon, mga kaibigan. Ang matagal lang doon ay yung papatuyuin yung pintura dahil pipinturahan ko. So update ulit kayo mamaya kapag ginagawa na namin yung kanilang kulungan. So mga kaibigan, makalipas ang ilang oras, so ito na yung kulungan na ginawa natin. So nakita nyo naman yung before natin ay talagang kinakalawang
at hindi maayos yung kulungan natin. So ngayon napinturahan ko na, and then nilagyan namin ng division dyan sa gitna, yung partition na yan kung nakikita nyo. Tapos nilagyan namin ng chicken wire na pinaka beddings niya. So titignan natin kung paano yung ginawa namin. So bali dito sa harapan yung dati niyang pinto, mga kaibigan, ayan nakapix na yan. So hindi na natin yan mabubuksan. So ang pinto niya na ay dito sa itaas. So dahil mas maganda na ang bukasan niya ay sa itaas, so nilipat namin dito. So bali dalawang butas ito para doon sa ating dough at doon sa ating back. So mas maganda yan para hindi sila magkasama, para kapag na-breed sila ay maganda yung mating nila, hindi sawa yung ating dough doon sa back. So dahil nga nagsisimula pa lang ako dito, mga kaibigan, ay marami pa akong dapat gawin. So bali itong kulungan na ito ay pansamantala lang, dahil wala pa talaga akong malalagyan. So sa mga susunod na vlogs, mga kaibigan, makikita nyo yung ating improvement para makapagsimula tayo ng maliit na rabbit tree. So pinag-aaralan ko pa lahat ng mga dapat kong gawin. So ibabalik ko na dyan yung ating mga rabbit para makita nyo. So ito na yung ating mga rabbit, mga kaibigan, na ibalik ko na dyan sa kanilang kulungan. So bali ito yung doe o yung female. Ito naman yung buck o yung male. So kailangan kasi magkahiwalay sila para hindi maistorbo yung ating doe. Kasi possible buntis na ito. So yung tiyan niya iba na yung laki. Tsaya nung tinimbang namin siya, nasa mahigit 2 kilos compare dito sa buck natin na nasa saktong 2 kilos lang. So inoobserbahan ko pa, mga kaibigan, dahil kagabi kapag pinapatungan siya ng ating buck ay nagagalit siya. So possible na may laman na yung kanyang tiyan. So dyan muna sila pansamantala hanggat hindi natatanggal yung baboy doon sa aming mga kulungan, dahil doon ko sila ilalagay para secure sila sa mga aso at sa mga pusa. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog, mga kaibigan. So maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. Ito na yung pagsisimula ng aming rabbit tree. So sana maging success ito, kagaya ng ating mga heritage chickens. So hanggang sa muli, mga kaibigan, God bless us all.